Magandang araw muli sa inyong lahat. Meron naman po tayo ditong panibagong project. Gagawa po tayo ng locker na mayroong 12 door. Ito na po yung mga drawing niya. Naka-detalye naman po lahat, no? At tulad ng dati, ito drawing natin ulit ito sa computer para mapag-aralan natin kung paano natin himay-himayin to bawat pesa nito. Stainless po palang gagawin nating locker na to. Medyo masilan ulit. At maganda rin project ito dahil stainless po, medyo may kamahalan to. Ang kapal ng gagamitin natin materialis ay ang 0.7 lang po. Ayan, nandito na po tayo sa harap ng computer. Hindi ko na po napakita sa inyo kung paano kung ginawa pag drawing yan kasi medyo matagal po yan. Pinapakita ko lang po yung mga ginawa nating drawing. Ayan, meron po tayong mga siding dyan, may divider, tapos itong back, yung back plate. Ayan, ganyan po yung mga drawing natin sa computer. Pagka okay na po yan, ipapasa natin po yan sa laser machine at yun po ang magkakating po dyan. Kung ano po ang na-drawing mo dyan, ganyan din po ang lalabas pagka nasalang na po dyan sa cutting machine. Sige, dyan na lang muna tayo. So, pagkatapos natin maghintay at nakating na rin po ng laser yan, ito pong nangyari ngayon na pakita ko sa inyo ay tapos na po yan sa cutting at nakabin na po yan. Ang gagawin po natin dyan ay mag-assemble na lang po tayo. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung pag-bending pati yung pag-cutting ng laser para po kung medyo matagal na po kasi yung proseso yan. Kaya hindi ko na pinapakita para diretso na lang po tayo sa assembly. Papakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-umpisa sa pag-assembly niyan. Ayan, sige. Dito na po tayo sa pag-assembly. Lalatag na po natin itong backplate. Medyo mahirap din mag-assembly pag nag-isa lang dahil lang sa siyempre wala kang helper. Hawak mo lahat yan. Hala ka na pong dumiskarte kung paano mong gawin yung pag-iispat mo dyan sa bawat sulok-sulok na yan. Diyan po sa parte na yan ng medyo mahirap na parte sa pag-ispat dahil hindi pa po nakakapit yung mga pesa niyan. Kailangan mong hawakan isang kamay mo nasa welding. So lahat ng diskarte gagawin mo dyan para maikabit mo lang yan. Pag naikabit na yan isa-isa, medyo
madali na. Yan lang talaga ang mahirap sa umpisa. Kung mapapansin nyo, kung gumagamit ng mask, kasi po mahirap mag, maglagay ng mask na ganyan, na nakayuko ka, nalalaglag po yung mask. Kaya ang ginagawa ko dyan, medyo ilag-ilag lang ako dun sa kislap ng welding. Hindi naman po ibig sabihin na hindi tayo tinatablan dyan sa kislap nyan. Yung kislap ng welding na yan, nakakasunog po ng mukha yan. Kaya lang, ginawa lang ng paraan na makaiwas. Pagka spot niya, medyo tatagilid mo yung mukha mo, pati yung mata mo, papikit-pikit din para hindi siya masyadong tatama sa welding. Kung mapapansin nyo, yung materials natin may mga cover pa yan. Makikita yung kulay puti na yan. Cover po ng stainless yan na parang cellophane. Plastic po yan na makapal. Sinasadya talagang meron yan dahil pang protection yan na hindi magagasgas yung stainless natin. Saka iwas din po sa fingerprint. Madudumi yan kasi yan pag tinanggal mo yung plastic na yan. Pagka natapos na yan, saka pa tinatanggal yung mga plastic na yan. Doon natin makikita pagka tapos na yung trabaho, tatanggalin yung plastic na yan at makikita mo yung tunay na itsura ng materials natin. Thank you.
ayan na makikita nyo, pinahigaan na naman natin ulit. Maglalagay po kasi tayo ng shelving naman dyan. Yan po ang medyo magandang position para paglagay ng shelving. Kasi pag nakatayo yan, pag nilagay mo yung shelving, malalaglag eh. Kaya ganyan pinahiga muna. At unti-untiin natin pag-spot yan para makakapit lahat yung shelving. Balat yung cabinet cracker natin. Yan na po yung finished product natin. Makita mo na po kung paano gaano kaganda yung itsura ng stainless na materialis, magintampo at makinis, maganda tingnan. Ganyan yung mga mayayaman pagka nagpapagawa. Gusto, special. Sabagay, maganda kasi po yan dahil hindi siya kinakalawang.